So ngayon, pag-usapan natin ay ang Practical Research 1. So ang ito yung Module 1 no ng Practical Research 1. So ang title ng Module 1 ay ito ay Nature of Inquiry and Research. So ito yung module ng PR1. Okay? So meron tayong sa PR1, meron tayong 4 lessons. So nakikita nyo, meron tayong 4 lessons. So sa first lesson, the importance of research no in daily life. Bakit ito importante sa ating buhay? The second is the characteristics, process, and ethics of research. Ito ang ano, malalaman niyo yung characteristics niya, katangian, proseso, at saka yung mga dapat mga asal natin no sa paggawa ng research. Then sa quantitative and qualitative research, so malalaman niyo ano yung kaibahan ng quanti at saka ng quali. At saka sa lesson 4, the kinds of research across fields of inquiry. So meron kasi maraming research no sa iba-ibang field. So, science, social sciences, so marami. So punta na tayo sa lesson 1. So ito yung mga objectives no. After going through this module, you're expected to be able to share the research experience and knowledge. Gagawa talaga kayo ng research no. Then explain the importance, describe the characteristics, processes, and ethics of research, differentiate, and provide example of research. Ito yung kabuuang objective no, pagkatapos ng video na ito. So meron tayong pretest. So sagutin nyo lang to sa malinis na papel. Okay? Kung gusto nyo malaman, ang answer key nito nandun sa baba, no? Sa dito sa last page, sa last page ng ating module na ito. Pero wag niyo munang tingnan, no, sagutin niyo muna, wag niyo munang tingnan, no, bago niyo alamin kung ano yung sagot. Okay? So, lesson 1, the importance of research in daily life. So, bakit importante ang research sa ating buhay? So, noong junior high school pa kayo, nalaman nyo kung ano yung research. Meron na kayong background no, ng research siguro sa junior high school pa kayo. Kasi, even noon, kahit sa junior high school pa, gumagawa na kayo ng research. Kasi, ang motto talaga ng research is to solve or give solutions to problems. So, ganyan talaga yung main point no, ng research. No, makwanti man or makwali. By the way, ang PR1, ang description ng PR1 is qualitative research, no? At saka yung PR2 naman is quanti. So sa next SEM, magte-take na naman kayo ng isang subject na PR2, which is quanti. Okay? So balik tayo. So the importance of research, so the ang importansya ng research is to solve problems, no? Especially in real life. Of course, ating pag-araw-araw na buhay na nakaka-apekto sa atin. Then sharing your experiences and knowledge on the importance of research. So, and your skills to think critically and relate it in every decisions you do. Kasi kung gagawa kayo ng research, tatalas talaga ang iyong pag-iisip, no? Tatalas talaga ang iyong pag-iisip. So, meron tayong definition ng research. What is research, no? So, research is defined as that scientific investigation of phenomena which includes collection, presentation, analysis, and interpretation of facts that lines an individual speculation with reality. So it's a scientific, meaning meron tong proseso, hindi siya speculative no na iniisip mo lang, meron talaga siyang step by step. Then ito ay phenomena, may nangyayari, pangyayari, na ginagawan nyo ng pagko-collect, then meron kayong presentation, analysis, and interpretation ng mga nakuha ninyong data, no? Ng individual speculation with reality. Okay? So, it's a scientific investigation. Research is a science. Then, solutions to problems must be based on knowledge, not on mere beliefs, guesses, or theories. So, dapat sa research is must be based on knowledge. Hindi kuro-kuro, hindi galing sa
iyong paniniwala, hindi ito bias, no? Dapat nasa middle lang, wala kang pinapanigan. So in research, a systematic and well-planned procedure is required. So kailangan meron talagang plano sa paggawa ng research, no? To meet the needed na need in order that information is acquired and evaluate its accuracy and its effectiveness. So sa research, kailangan talaga magplano. Hindi pwedeng dire-diretso lang. Meron itong paraan kung paano bigyan ng solusyon ang isang problema. So, it is a process of inquiring. So, ang research is ay ang proseso ng pag-inquire. So, ang inquire, yung pagtatanong. Okay? So, what is research? So, ito yung research, no? Definition niya. At ito naman yung sa inquiry. Ano ba yung kaibahan ng research at saka inquiry? So, ito yung kanilang kaibahan, no? So, the inquiry is defined as a seeking for truth, information, or knowledge. So, it is a problem-solving technique. So, ang inquiry ay ang pagsisik, no? Pag-aalam ng katotohanan. Or, sa madaling salita, ang inquiry, ang Tagalog ng inquiry ay ang pagtatanong ng katotohanan. Paghanap ng tamang kasagutan. So, kung tatanong ka, siyempre, humahanap ka, you are seeking for the truth, information, or knowledge. So, simpleng pagtatanong, that is inquiry. So, the information and data pursued through questioning begins with gathering by applying the different human senses. So, kailangan mo talagang dilat ang iyong mata, no? Meron ka talagang ginagamitan mo talaga ng senses, no? Para malaman mo kung ano yung mga problema. Tumitingin-tingin ka, ano kaya yung problema sa paligid ko? So, ganyan, no? Yun yung inquiry. So, individuals carry on the process of inquiry from birth till death, no? So, inquiry ay ang pagtatanong. Inquiry is a synonymous with the word investigation. So, syempre, kung magtatanong ka, nag-i-investigate ka talaga, no? Saan ka nakatira? Anong edad mo? Ano yung pangalan mo? Are you still single? So, yan. That is an investigation. So, pag-aalam ang mga bagay-bagay. So, investigation and immersion. So, investigation has a deeper meaning compared to inquiry. So, it is a systematic examination of a certain event or phenomena. So, mas malalim talaga yung investigation. Pero, ang investigation ay ginagamitan ng inquiry. Kasi, broader kasi ito eh. Broad siya, pero hindi siya malalim, no? Investigation, parang palalim na siya, no? So, immersion is a process whereby a researcher immerses himself in the data gathering activities and the data he has gathered is carefully read or examined by him in detail. So, ito yung immersion, no? Ay ang proseso ng pag-immerse, no? Meaning, nandun ka talaga, no? You are doing it, no? Ginagawa mo, nakikihalubilo ka, you are immersing. Whereas sa investigation, so, nandun ka rin, pero nagtatanong ka, no? Immersion, nandun ka, nag-i-immerse ka para nakikihalubilo ka, no? So, combining the idea of inquiry, investigation, and immersion, the concept of research comes in. So, pag i-combine natin itong tatlo, ito na yung research, no, na sisentro. Okay? Differentiate inquiry from research, no? Ano ba yung kaibahan ng inquiry from research? So, alam nyo naman na inquiry ay broad masyado. So, it's a term that synonymous with the word investigation. No? When you inquire or investigate, you tend to ask questions to probe or examine something to request for truth, the information or knowledge. So, ito yung investigation. Whereas, research is a systematic and objective creation of knowledge. So, systematic kasi ito. Basta, tandaan nyo lang na pag-research, ito ay systematic. No? Meron itong step by step. Ang inquiry, kahit ano lang gusto mong alamin, wala nang plano-plano, basta dire-diretso lang, gusto mong malaman kung anong gusto mo, ito yung inquiry, no? Sinumusto investigation.
Whereas, itong research is, meron tayong proseso or sistema, no, na fina-follow. Then, ito ay no bias, of course, and all angles are presented. No? Meaning, all angles are presented, wala kang pinipiling opinion o grupo ng tao. So, tinatanong mo lahat, no, matanda, bata, iba-ibang reliyon, iba-ibang grupo. So, no balang bias, no? So, the purpose of research is, of course, number one, to inform action. So, para ma-inform tayo kung ano yung mas karapat dapat, no? Ano yung mas magandang gawin? O ano pa lang yung nangyari? Ito yung number one, inform, to inform. Number two is to prove or generate a theory. So, siyempre, kung meron na tayong alam, so makaka-prove tayo or makakapag-generate tayo ng theory. Kung saan, pwedeng kung ito sa X ay nang ganyan, may ginawang ganito, ito yung kalalabasan. So, meron tayong theory. If merong X, then merong Y, no? So, meron tayong mabubuo na teorya. Kung may gasolina, merong aandar. So, meron parang ganyan lang, no? Is a parang gagawa ka ng teorya sa research, no? Then to augment knowledge in a field of study. So para makadagdag ka or pwede mong ma-revise yung mga naririto ngayon, no? Merong mga knowledge, no? Pwede mong madagdagan, no? Meron kang ni-research na bago. So, the importance of research in daily life. So, ito yung mga importansya niya. So, discuss natin ito kanina. So, directs us to inquire about the right information by conducting further investigation of the actual condition. So, research empowers us with knowledge and discovers new things and issues in life. And research facilitates learning as the opportunity to share valuable information to others. So, ito yung importance ng research in daily life. So, meron mga activity. So, sagutin nyo lang to. What is research? No, diniscuss na natin to kanina. What is inquiry and its nature? Then, what is the difference between the inquiry and research? So, sagutin nyo lang yan sa malinis na papel. Okay? Why is there a need to conduct a research? By the way, if you want to download this module, nandun lang sa description sa baba. Okay, proceed na tayo sa lesson 2. Okay, baka gusto niyo mga answer key nito, nandun lang sa answer key, no? Sa baba. Okay, proceed na tayo sa lesson 2. The characteristics, processes, and ethics of research. So, research is a process of gathering, analyzing, ito yung definition niya, no? Analyzing and interpreting information to answer questions. So, a good research follows processes that must have certain characteristics. So, ito yung i-discuss natin, no? Ang characteristics niya. Processes and ethics. So, to avoid unethical practices, research had obligation to adhere professional standard. Thus, to consider research writing ethical. So, kinakailangan talaga meron kang sinusunod na protocol, no, na or standard kung saan ito ay magiging gagamitin mo para ang iyong research ay pumasa sa mga mambabasa. Ito nangyari. Okay? So what's in? So, in the previous lesson, you learned the meaning of research and its importance in your daily life. So, research is different from inquiry. So, when you inquire or investigate, you tend to ask. So, the importance of research helps improve life as well as finding solutions to problems through reliable and valid information. So, ito yung kanyang characteristics, no? Empirical. So, empirical is research is based on direct experience
Pag magkaroon kayo ng empirical, meaning it is a direct experience. So, or observation by the researcher. Logical, meron itong valid procedures and principle. Meaning, meron tayong, kasi truth and false kasi, kinakailangan truth, nasa truth ka. No? Then, cyclical, research is cyclical process because it starts with a problem and ends with a problem. Kasi, kung may nalaman ka, meron ka namang bagong tanong, saan galing to? Ganyan. So, it is a cyclical. Then, analytical. So, research utilizes proven analytical procedures. So, nag-analyze ka talaga. Then, critical. Research exhibits careful and precise judgment. Then, methodical. Research is conducted in a methodical manner. Then, replicability. So, the research design and procedures are replicated or repeated enable the researcher to arrive at valid and conclusive results. So, the 7 steps of the research process. By the way, kung meron kayong tanong, just comment below, no? So, the 7 steps of the research process. Ito yung number 1, no? Step 1, define the and develop your topic. So, ito yung first step if yung ng research process, no? Dapat alam mo kung ano yung pag gusto mong pag-usapan, no? Ano yung problema. Determine first the problem, the research problem or the topic bago kayo magawa ng title. So, number 1, research area of interest. Dapat, kung ano yung topic mo, ano yung gagawin mong topic, dapat meron kang alam, no? Interesado ka, gusto mo ito, no? Then, dapat, kung gagawa ka ng topic, available yung funds, meaning available, pwede ka sa, pwede mong limited lang, hindi ka masyadong gagasto, konti lang yung i-print mo. Then, investigator's ability and training. So, dapat, naayon sa iyong kakayahan. No? Meron kang kakayahan sa pag-conduct ng research na ito. Ito yung step 1, no? Identify the topic. No? Develop, define, and develop your topic. Step 2, find the background information. So, mag-research ka na. No? Ito yung tinatawag na review of related literature. So, mag-research ka na. Then, step 3, plan your research design including your sample. So, paano mo susolusyonan ang problema or yung topic na gusto mo? Ano yung gagawin mo para mabigyan ng linaw o kasagutan yung research? Ito yung tinatawag na methodology. So, ano yung plano mo, no, in your research para mabigyang linaw yung problem. Then, gather. So, ito, plano, ito ay mag-gather ka na, no, ng mga information para yung malist, no, malista kung ano talaga yung tama, no, kung ano talaga yung ibig sabihin. Then, process and analyze, no, meaning ina-analyze mo na. Galing dito sa analysis, galing dito sa pagkukuha ng data, ina-analyze mo na kung ano yung sagot talaga, yung ibig sabihin ng mga taong sinasabi nila. Then next is formulate new insights gain. So, conclusion and recommendation. So, meron ka nang malalaman, no? Meron ka nang tinatawag na conclusion and recommendation galing sa mga tao na in-interview mo at yung pag-analyze mo ng data. So, define new problem. And then, step 7, define new problem. So, ito yung ethics nyo. Ethical consideration in conducting research, number 1 is objectivity and integrity. Wala ka dapat kinikilingan, no? Dapat objective, no? Kung ano yung objective, kung ano yung, nasa patas ka lang. Objective meaning, wala kang pinapanigan. Then, respect of the research subjects. No? Meron kayong respeto, no, sa research subjects, right to privacy and dignity. So, hindi mo dapat, yung mga tao na ini-interview mo, binibigyan mo ng questionnaire, hindi mo dapat sila pinagkakalat yung mga information na sinasabi nila. Kasi labag yun sa standard or ethics, no, ng research. Then, dapat presentation of research findings. So, dapat
ma-present mo yung mga research findings mo. Pero hindi mo ipagkakalat kung sino yung mga taong nagsabi niyan. Then, misuse of research role. So, dapat alam mo talaga yung role mo. Then, acknowledgement of research collaboration and assistance. Acknowledge mo yung mga tao, yung mga libro na ginamit mo. Then, distortion of findings by sponsors. Okay, so what are these ethics in research? So, ito yung mga ethics in research to inform and consent, honesty, objectivity, integrity. Then, meron tayong carefulness. Okay? So, I think basic na naman ito, no? Inform, consent. So, siyempre, kung gagawa ka ng research at mag-i-interview ka, maghingi ka muna ng pahintulot. Siguro sa tao na iyong i-interview or sa lugar kung saan ka magkakandak ng iyong research. Then, dapat honest ka, objective ka, wala kang pinapanigan, then integrity ka, meron kang integrity, meaning wala kang anumang tinatago, o meron sincere ka, then careful ka dapat sa ginagawa mo. Okay? Then, openness, sinasabi mo, share the data, results, ideas, then respect for intellectual property, then confidentiality, yung kanina sinabi ko na, the responsible mentoring, the responsible publication, respect for colleagues, then social responsibility, non-discrimination, then competence, legality, animal care, human subject protection. So, ito yung mga ethics of what? These are the ethics in research, no? Ito yung mga ethics of research. So, meron tayong 17. Then, rights of research participants. So, meron tayong human rights, no? Intellectual property and copyright infringement. Yung human rights, meron siyang kakayahan na pwede siyang magsabi na hindi niya gusto, hindi siya gusto mong pa-interview, wala kang magagawa dyan. So, meron tayong human rights. Demokrasya to. Then, okay na. Intellectual property. So, dapat, kung meron ka mang ginamit na questionnaire, dapat ina-acknowledge mo kasi yung questionnaire na ginamit mo, for example, if downloaded yan sa internet, ay dapat nakalagay kung sino yung author. Pero kung ikaw, pwede mong ilagay, pero marami pa kasi yung proseso kung gagawa ka ninyong sariling questionnaire. Then, copyright infringement. So, dapat hindi ka basa-basa no, na gumagamit ng questionnaire na sinabi ko na kanina. Then, voluntary participation, anonymity, hindi pagsabi ng pangalan, voluntary lang, privacy. So, ito yung human rights research participants. Meron din tayong ethical standards in research writing. So, meron tayong plagiarism, bawal kang kumuha o magsulat ng mga lang sa yung research na kinopya mo lang sa ibang sa libro word by word, no? Hindi yan dapat. Kasi tawag dyan is plagiarism. Punishable by law. Kagaya rin yan ng pag parang nag-i-steal ka, no? Sa ibang tao. Okay, proceed na tayo. Sa lesson 3. So, ano ba yung kaibahan ng quanti at saka ng qualitative research, no? So, when to use quali and when to use quanti. So, quantitative data can help you see big picture. And qualitative data adds the details and also can give a human voice to your survey results. Ito yung kanyang kaibahan. Basta yung quanti, more on numbers. Ang quali, more on talks, words, expressions, feelings, emotions. Ito yung quanti, merong mga numbers. Ayan lang, age, height, weight, grades, measurements, lahat ng mga numbers. Ito yung walang numbers. Kagaya na yung feelings mo, yung emotions mo. So, ito ay countable, ito ay hindi naman countable. Mabibilang to, hindi ito mabibilang. Kasi mabibilang mo ba yung love mo sa partner mo? So, it is immeasurable.
So, concept map showing the designs of research. So, sa design, ito, merong quali, merong quanti. So, sa quali, meron itong types of quali, merong ethnography, grounded theory, case study, and so on. Sa quanti naman, meron tayong two types of research no sa quanti. Meron tayong experimental at saka non-experimental. Meron pa ba? At meron din tayong sa action research sa katapusan, no? So, sa quanti, meron lang tayong dalawa, experimental research at saka non-experimental. Under sa experimental, meron tayong pre, true, and quasi-experimental research. Sa non-experimental naman, meron tayong descriptive, comparative, and correlational research. So, ito yung kaibahan. Sa quali, quali tayo, ang subject na ito ay practical research 1, so quali. So, meron tayong ito na mga types of qualitative research. Ito naman yung two types of qualitative research. Then, sa dulo nito, sa dulo ng mga designs na ito, ay yung action research. Okay? Okay, so, difference then quali versus quanti. So, yun ito yung kaibahan nila sa objective. It aims to create new theory based on the gathered data. So, the purpose is to test the hypothesis or theory. Ito yung kaibahan nila. Then, fact-finding, then measure. So, sinabi ko nung kanina, fact-finding research used to gain understanding of individuals' feelings and experiences. Ito, measurements, no? Mga numbers. So, data, natural setting, measurement setting. Making stories out of certain phenomenon, then perform measures. Basta yung summary nito, basta quali, more on feelings, emotion. Yung quanti, more on numbers. Okay? Numbers talaga siya. Sample size, small lang, kunti lang. 5, at least 5. Oh no, 3, 4, 5 is good. Okay? Large, ito yung quanti naman, marami. Kadalasan, 50, 100, so on. Then, data gathering. So, ito yung mga katangian niya. So, sa pagkukuha ng data sa quali, ay gumagamit ito ng interview, then participant observation, then group discussion. Ito naman, census, survey, questionnaire, checklist, pencil test, and experimentation. So, ito yung, meron pa siyang example. Okay, so, yung kaibahan ng quali at saka ng quanti. So, si quali ay inductive, si quanti ay deductive. Meaning inductive from small to large, and deductive from large to small. Okay? Data analysis, subjective and objective, no? Kasi subjective siya sa quali because opinion kasi ng tao, feelings kasi, kaya nagiging subjective. Itong quanti naman ay objective. Kasi meron kang instrument, no? Hindi ka nagbabase sa opinion ng mga tao. So, ito yung similarities. Similarities, no? Qualitative research and quantitative research. Ito yung similarities niya. Both have the process of inquiry and investigation. Both improve life and help us understand various issues of life. So, ito yung mga similarities. Then, meron mga question and answer. Tanong. Okay, sa lesson 4, kinds of research across fields. So, meron tayong kinds of research. So, kinds of research across fields, meron tayong arts-based research. Meron tayong human research in humanities or humanities. Then sports research, then science research, then mathematics research, agricultural research, fisheries, then ICT, business research, social science research. So marami ang research, no, na across field. Kasi marami talagang field of sciences. Merong sa arts, meron sa humanities, meron sa sports, sa science research, mathematics, and so on, sa agriculture, fisheries,
ICT, business research, and so on. Okay, so yun lang. So ito yung answer key, pretest and post-test.